Right? Mabuhay na pagbati sa ating mga Itulay online learners sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng dako ng daigdig na naaabot ng ating Itulay online tutorial. Muli ako ang inyong tutor para sa araling panlipunan 8, kasaysayan ng daigdig, Tutor Leo, all the way from San Roque Dau High School, Division ng Pampanga. Kumusta kayo lahat? Okay. Mga tutees, bago natin simulan ng ating aralin, babatiin ko muna ang mga excited nating tagapanood ngayong araw na to. Unahin po natin kay Nadine Domingo Manabat, Katleya Soriano, and Apple Prias. Magandang hapon sa inyong tatlo at hihintayin ko pa yung ating mga kaklase every Thursday dito sa ating comment box. Kaya chat lang po tayo at aktibo makipag-participate dito sa ating session. Okay, dahil pinagdiriwang natin ngayon ang tinatawag na National Arts Month, okay, meron ba kayong alam o kilalang piyesta mula sa inyong lalawigan na katangi-tangi? Okay, may ipapakilala po sa inyong mga piyesta. Okay, unahin muna natin ang isang kilalang piyesta na kilalang kilala sa probinsya ng Pampanga. Ito ay ang Sinukuan Festival. Okay, ano nga ba ang Sinukuan Festival? Okay, sa pagdiriwang na ito mga tutis, makikilala nito ang espiritu ng pagiging isang tunay na kapampangan at ipinagmamalaki ng inyong tutor na ako ay isang kapampangan. At para naman sa aking partner tutor ngayong hapon na to, ipinagmamalaki sa kanilang probinsya ang festival na tinatawag na Singkaban. Okay, sino kaya sa ating mga tutis na nanonood ngayon ang kapampangan at Bulakenyo? Okay? Maya-maya babasahin ko at ng aking partner tutor kung sino-sino sa inyo ang mula sa Pampanga at the same time mula sa Bulacan at pag-usapan natin ano nga ba ang katangi-tangi sa Singkaban at sa Sinukuan Festival. Para sa Singkaban Festival naman ng Bulacan, ayon sa aking partner tutor, ito daw ang panahon kung saan ang iba't ibang produkto mula sa iba't ibang town o munisipyo ng Bulacan ay nagsasama-sama. At makikita nito ang katangi-tanging sining ng mga Bulakenyo na tinatawag na Singkaban. Okay, at ngayon, dahil tapos na tayo sa pagbibigay ng kaalaman tungkol sa iba't ibang festival na matatagpuan, lalo na sa probinsya ng Pampanga at Bulacan, simulan na natin ang ating aralin. Ano nga ba ang tungkol sa ating aralin ngayong araw? Okay, para sa quarter 3, unang linggo, pag-aaralan natin ang pag-usbong ng Renaissance. Mga tutis, naghanda kami ng 5 katanungan na alam kung kayang-kaya niyong sagutin. Okay, sige, basahin natin ang ating unang katanungan. Okay, pero habang hinihintay yon, babatiin ko muna ang ating mga excited at tutis. Katleya Soriano, magandang hapon po, Tutor Leo. Magandang hapon din sa iyo, Katleya. Okay, si Marilee Kate Pascual from Grade 8 Yakal, Ramon National High School. Good afternoon sa iyo. Aliza Nicole Pisawal from Santa Lucia National High School, SBO Bulacan. Wow, Bulakenya si Aliza. Magandang hapon sa iyo. Gayun din si Christian Carr Miraflor Carion na mula naman sa General Santos City. Wow, napakalayo. Christian, maya-maya sabihin mo nga sa amin kung anong festival ang pinagdiriwang mula naman sa Jensen. Okay? Brilliance Agustin, good afternoon sa iyo. At Christopher Andrew Respicio, all the way from Isabela. Magandang hapon sa iyo. Christopher, bigay mo naman sa amin ang katangitang pinagdiriwang o piyesta ng iyong lugar dyan sa Isabela. At maya-maya, pag-usapan natin ito. Okay, para sa balik-aral, ito ang ating unang katanungan. Para sa panuto, basahin at unawain mabuti ang tanong sa bawat bilang at piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang inyong mga sagot sa sagutan papel at syempre, isulat din ito sa ating chat box. Okay? Para sa unang katanungan, sino ang kinikilalang pinakamataas na pinuno ng simbahang katoliko sa gitnang panahon? Ito ang ating mga pagpipilian. Siya ba ay A, Cardinal? B, Hari? C, Santo Papa?
or D, pari? Okay? Sino kaya ang pinakamataas na pinuno ng simbahang Katoliko? Hihintayin ko ang iyong kasagutan. Tignan nga natin kung may nakakuha ng tamang sagot. Okay, para sa aking katanungan kanina, according kay Christopher Andrew Respicio, meron silang tinatawag na Bambanti Festival. Wow, napakagandang pangalan. Good afternoon sa iyo, Vince Roque, all the way from DLSPJ, Itloxin. Okay, good afternoon sa iyo. At nagbigay na namang kasagutan ng ating mga tutis at karamihan ng kanilang tamang ang kanilang karamihan ng kanilang sagot ay letter C. Sige nga po. Ano kaya ang tamang kasagutan dito sa ating number one? Okay, para sa mga tutis na sumagot na letter C, Santo Papa, congratulations, tama ang inyong kasagutan. Okay? Puntahan naman po natin ang ating ikalawang katanungan. Saan nakabatay ang sistemang Manor? Okay? Ito ang mga pagpipilian natin. A, pagbebenta. B, pangangalakal. C, pangingisda. O letter D, pagsasaka. Chutis, saan nakabatay ang sistemang Manor? Sa pagkakaalam ko, naibahagi ko na ang kaalaman na yan tungkol sa sistemang Manor. Ngayon ang katanungan natin, saan nakabatay ito? Tignan natin ang kasagutan ng ating mga tutis. Okay? Pero bago yon, batiin ko muna ang ating mga bagong kasama na nanonood all the way from Marcelo H. Del Pilar National High School, si Marcus F. Nubla. Okay? According naman kay Christian Carr Miraflor Carion, pinagdiriwang daw sa kanila ang Kalilangan Festival at Tuna Festival ng Jensen. Wow, napakasarap yata ng Tuna Festival, Christian. Na maraming salamat sa pag-share ng inyong mga kilalang mga festival sa inyong mga probinsya. Okay. Si Vince Luan Roque, Nadine Domingo Manabat, Jessica Pascual, Christopher Andrew Respicio, Marilyn Kate Pascual at Nadine Domingo Manabat ay nagbigay na ng kanilang kasagutan. At babasahin or titignan natin kung ano ang tamang sagot para sa ikalawang katanungan. Ang tamang sagot ay letter D, pagsasaka. Wow! Marami sa ating mga tutis ang nakatama o nakakuha ng tamang kasagutan. Napakahusay. Handa na ba sa ikatlong katanungan? Okay, para sa ikatlong katanungan, anong sistemang pang-ekonomiya ang umiral noong gitnang panahon sa Europa? Ang ating mga pagpipilian ay A, kapitalismo. B, feudalismo. C, manorialismo o letter D, mercantilismo. Wow, magkakatunog sila, no? Pero isa sa mga pagpipilian natin ang tamang kasagutan. Ngayon tignan natin ang chat box kung sumasagot na o nagpapabati ang ating mga tutis. Okay, bagong kasama natin, Jamaica Isidro all the way from 8 Girasol SPFL2 Marcelo H. Del Pilar National High School. Good afternoon sa iyo, Jamaica. Okay? Nagbigay na ng mga kasagutan ng ating mga online learners kasama si Vince Luan Roque, Katleya Soriano, Orly La Fuente, Christian Har Miraflor Carion. Okay, tignan nga natin kung ang inyong piniling sagot ay tama. Ano ba ang tamang sagot? Okay, ang tamang kasagutan, walang iba, ay letter C, manorialismo. Napakahusay na mga ating mga tutis na nakakuha ng tamang kasagutan. Susunod na katanungan. Okay. Okay. Ngayon naman, meron akong bagong ipapakilala sa inyo na tiyak magiging excited tayo dahil lagi na natin siyang makakasama every time. Okay? Kasama na rito sa session natin dito sa Araling Panlipunan eh, Kasaysayan ng Daigdig, mga tutis, salubungin natin. Walang iba, all the way from SBO Bulacan, si Tutor Rona. Magandang hapon, yes. Tutor Rona. Isang makasaysayan at mapagpalang araw, Tutor Leo. Kamusta aming mga mag-aaral? Sir Leo, napansin mo ba ang aking kasuotan? Ayan, bilang bahagi ng ating pagdiriwang ng Art Month ngayong buwan na ito. So
So, meron akong hinanda dito na ito naman ay may kaugnayan sa ating aralin para sa araw na ito. Ang tawag dito, Sir Tutor Leo, ay Medici Collar. Yan, umusbong o naging sikat sa pananamit ng mga gitna, sa panahon ng gitnang panahon. Napakaganda mo, Chutulona, gamit ang suotang inyong Medici Collar. At tiyak na tiyak ko kung gano'ng kaganda ang iyong kasuotan ngayon, gayon din kaganda ang ating magiging lesson ngayon. Tunay nga yan, Tutor Leo. So, ano pa ang hinihintay natin, mga mag-aaral? Halika na at mabusog at matuto sa ating kasaysayan. Simulan na natin sa isang munting palaisipan. Tunghayan ang larawang ito. Ayan, muli, ako si Tutor Rona, ang inyong magiging guro sa Araling Panlipunan 8 ngayong araw na ito. Ayan, nakikilala niyo ba ang mga nasa larawan? Maaari bang ilagay sa comment section ang inyong kasagutan? Ayan. Pagbati mula kay Christian Carl Miraflor Carion na patuloy na nakasubaysubay sa atin mula sa SDO Jensen. Kamusta? Ngayon din kay Vince Luan Roque mula sa Marcelo H. Del Pilar National High School, SDO Malolos. Ayan. Marami na ako nakikitang kasagutan. Tama nga ba ang inyong sagot? Tingnan nga natin. Ayan, tama, magaling. Teenage Mutant Ninja Turtle. Nakapanood na ba kayo nito, class? Okay, maraming iba't ibang edition or episode na nilithala dito sa Teenage Mutant Turtle. So, ito ay unang pinalabas ang kanilang movie noong March 30, 1994. So, isa-isahin nga natin sino-sino ba ang bumubuo sa Teenage Mutant Ninja Turtle. Unahin natin, ayan. So, pakilagay nga sa comment section, ano ba ang pangalan ng Ninja Turtle na nasa larawan? Salamat sa pagtutok, Jessica Pascual, Marniel Kyle Lustre Ramos, ayan, si Mary Kate Pascual. Ayan. So, may nakakilala ba sa ating Teenage Mutant Ninja Turtle na nasa larawan? Ayan, kung tama, kung mapapansin nyo, nasa kanyang belt, no, ang letrang R. Sa makatwid, siya ay ang Ninja Turtle na si Rafael. Ayan, naalala niyo ba si Ninja Turtle Rafael? Sumunod naman na Ninja Turtle. Sino kaya ito? May nakakakilala ba? Pakilagay nga sa ating comment section. Ayan, ang daming sumasagot. Kamusta, Jamaica? Kamusta, Katlea Soriano? Jessica Pascual? Ayan, tama ang inyong mga kasagutan. Riza, Jane, tama. Okay, si Vince Luwen, ang kanyang sagot ay si Donatello. Gayun din ang iba pang ating mga tsuti. So, tama ba si Donatello nga ba ito? Ayan, tama. Si Donatello. Okay, para sa ating ikatlong Ninja Turtle, maaari nyo bang pangalanan ang Ninja Turtle na ito nasa larawan? Yan. Abang kayo ay nagsasagot? Kamusta, Kara Kalumpang, Katlea Soriano, na patuloy na tumututok sa atin? Kamusta, Adet Cayetano, mula sa Marcelo H. Del Pilar National High School? Ayan, marami nang nagsasagot. Si Eliza, hello Eliza, Jessica, John Aaron. So, dami ng sagot. Ang sagot nila ay Leonardo. Tama nga ba ang pangalan na Leonardo? Tama! Napakahusay ninyo, class. At ang panghuli at kukompleto sa ating Ninja Turtle. So, ayan si Leonardo. Ayan. Wala sa mga pangalan ng Ninja Turtle na ito, class. Ano nga ba ang maaalala natin sa kanilang mga pangalan?
lalo na ngayon na Art Month tayo. Ano nga ba yung pagkakamukha nila? So, happy watching at learning kay Althea Sofia Grijalvo. And happy and learning kay Jessica Pascual. So, may nakikita na akong sagot. Ayan. Ang ating mga Teenage Mutant Ninja Turtle ay ayan. Halaw sa pangalan ng mga sikat na pintor. Ayan, nakikilala niyo ba sila? Si Michelangelo, ayan, si Leonardo, si Donatello, at si Rafael. Na ang mga pintor na ito, class, ay higit na nakilala sa panahon ng tinatawag nating Renaissance. Ayan, ma-idea ba kayo tungkol sa Renaissance? Maaari niyo bang ilagay ito sa ating comment section? Okay, ituloy natin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Renaissance? Ang Renaissance, class, ay wala sa salitang Pranses na Renaistre at sa wikang Latin na Renaissance, na kung saan ito ay nangangahulugang muling pagsilang or birth, pagpapanibago or revival, muling pagkamulat at muling pagkabuhay. Ayan, marami pa rin patuloy na nakatutok sa atin. Ngayon, ituloy natin. Ano nga ba ang higit pang kahulugan ng Renaissance? Okay. Wala sa ating presentation, meron tayong dalawang paglalarawan ng Renaissance. Nais kong ipaalala, no? Ang Renaissance ay umusbong noong 14th-16th na siglo. Basahin natin ang paglalarawan. Ito ang naging panahon ng transisyon mula sa Middle Ages tungo sa modern period o modernong panahon na kung maaalala nyo ay napag-aralan natin sa ikalawang markahan. Yung ikalawang paglalarawan, ito ay tungkol sa kilusang intelektual na nagtatangkang ibalik ang kagandahan ng sinaunang kulturang Greek at Roman sa pamamagitan ng pag-aaral sa panitikan at kultura ng mga nasabing sibilisasyon. Naaalala niyo pa ba ang ating naging talakayan tungkol sa kabihas ng Griego at Romano? Naaalala pa ba, Mark? Platon? Ayan, so dito sa ating comment section, marami silang naaalalang mga art tungkol sa Renaissance. So ayan, si Mark Platon, naaalala daw niya ang Mona Lisa. So thank you, Mark. Gayun din ang Last Supper. Okay, very good. Tama ang iyong naging kasagutan. So, hello, Francine De Leon Panalangin mula sa Santa Lucia National High School, SDO, Bulacan. Hello? Yan, tuloy natin. So, yan, class. Muli, ang Renaissance ay tungkol sa pag-usbong o muling pagsilang ng kultura, no? Kultura, wikang Grego at Romano. Malinaw ba yun, class? Okay. Ngayon, saan nga bang bansa umusbong ang Renaissance? Gamit ang apat na larawang ito, maaari nyo bang ibigay sa akin kung saan kayang bansa ang tinutukoy ng mga larawang ito? Ilagay nga sa comment section. So, meron tayo dyang pasta, pizza, Colosseum, at boots or bota. So, happy watching and learning mula kay Marian Alison Carmona mula sa Marcelo H. Del Pilar National High School, kay Jane Abigail Ramos ng 820, ayan, si Nadine Domingo Malamat, gayon din kay Jomana de Jesus, ayan, mula sa 820. So, happy watching mga chuti. So mula sa larawang iyan, tama ang inyong kasagutan. Ang bansang tinutukoy dito, walang iba kundi ang bansang Italia or Italy. Kaya kanina, class, dun sa ating picture, no, merong bota dahil ang hugis ng mapa ng Italia ay hugis bota. Yan. Kung maalala nyo sa naging kabihas ng Romano natin, no, sa nakarang aralin natin tungkol sa mga Romano.
Okay, sa palagay nyo, bakit kaya sa Italia umusbong ang Renaissance? Maari nyo bang ilagay sa comment section? Sa dami-daming bansa sa ating mundo, bakit sa Italia umusbong ang Renaissance? Maari bang magbigay ng iyong komento o opinion? Yan, tama ang mga kasagutan, okay? Nadine Domingo Manabat, Christian Carl Miraflor, Katlea Soryanon, tama ang iyong kasagutan. So, sa palagay nyo, bakit kaya sa Italia? Pakilagay lang sa comment section. At habang nagsasagot kayo, alamin natin, ayan, bakit nga ba sa Italia umusbong ang Renaissance? Meron akong dito ang inahandang isang salita upang higit nyong matandaan ang mga dahilan kung bakit sa Italia umusbong ang Renaissance. Ito ay ang salitang kulit. Ayan. Makulit ba kayo, class? Paminsan-minsan po. Okay, di ba? Paminsan-minsan, huwag lang madalas para hindi naman makagalitan ng inyong mga magulang, gayon din ng inyong mga guro. Okay? Isa-isahin nga natin ang mga salitang bumubuo sa kulit. Ano nga ulit, class, ang dahilan? Bakit sa Italia? So, tandaan ang salitang kulit. Okay? Ayan. Sabayan niyo ako sa ating pagbasa. So, letter K, kalahalan. U, universidad. L, lungsod, estado. I, identidad or identity. At letter T naman ay ang tala ng mayayamang pamilya. Nakuha ba, class, ang salitang kulit? Okay, so ayan, Marniel Kyle Lustre Ramos, kulit. Ayan, Nadine Domingo, ayan, makulit po. Ayan, so, di ba, yung makulit, paminsan-minsan. Okay, so isa-isahin na natin, class, bakit musbong sa Italia ang Renaissance? So, letter I, kalakalan. Ayan. Ano ba ang ibig sabihin ng kalakalan, mga minamahal naming mga mag-aaral? Maari nyo bang ilagay sa comment section ba? Ano ang ibig sabihin ng kalakalan? And so, habang kayo nagsasagot, nais ko munang suriin nyo ang mapa na kinaroroonan ng Italia. So, patuloy nating, ayan, nakatutok pa rin sa atin si Quincy Ronquillo, si Nadine Domingo Manabat, si Altea, ayan, ayon kay Altea, Sophie Grijalbo, ito daw ang kalakalan ay pagpapalitan ng produkto. At sa bago nating tune-in na naka-tune in mula sa Diamantina National High School, Kabatuan East District, sa Kabatuan, Isabela, kamusta kayo dyan? Riza, sa Isabela, ayan, so ang layo talaga ng nararating ng ating Itulay tutor. Ayan. So, pagpapalitan ng produkto. Tama kayo. Madaling maganap ang kalakalan sa Italia. Lalo na itong lokasyon yan. Papansin nyo sa mapa, no? Malapit siya sa kontinente ng Asia at ng Africa. Kaya Italia, lalong lumago, umunlad ang bansang Italia. Ikalawang dahilan, ang letter U. So, letter K, kalakalan, U, universidad. Lalong-lalo na, class, ang University of Bologna, University of Salerno. Kayo ba, class, pagdating nyo sa college, anong may napili na ba kayong university na gusto nyong pasukan? Sige nga, pakilagay sa comment section. So, ano nga ba ang kaugnayan nitong universidad na ito sa paglago ng Renaissance? Sa university ito, class, napanatili kasi nila. No? Napanatili nila ang panitikan, ang wika, ang pag-aaral tungkol sa kabihasnan at kultura ng mga Griego at Romano. Na dumating sa punto, class, na yung mayayamang pamilya sa iba't ibang bahagi ng daigdig, dito nila pinag-aaral ang kanilang mga anak. Kaya yung mga nag-aaral dito talagang mga mula pa sa mayayaman, na pinakamayamang pamilya. Ayan. So, ano ba yung university na gusto niyong pasukan? Ayan, mula kay Christopher Andrew Respicio, gusto niya daw sa Isabela State University. Gayun din kay Kathleen Soriano, gusto daw niya ang
ISU or Isabela State University. City. Ganon din kay Nadine Dunggo. Ayan. So, patuloy tayong mag-aral, mga mahal namin mag-aral, para nang sa ganon, higit nyo pang mapagtagumpayan ang inyong kolehiyo. Ayan. So, K, Kalakalan U Universidad, doon naman tayo sa letter L. Ang mga lungsod-estado na matatagpuan sa Italia. Dahil nga, class, umuunlad, no? Ang Kalakalan sa Italia, bawat lungsod ay naging mayaman. Yan. Yumaman sila na ay inukol nila sa paggawa ng sining, ayan, paggawa ng panitikan, mga literatura at arkitektura. Na hanggang sa meron na bang nakapunta sa Italy? Sige, pakilagay sa comment section. So, letter I, identidad or identity. Dahil nga, ang pinag-uusapan natin ay mga classical, no, na kultura, sining, kabilang Griego at Romano. Siyempre, bilang Italiano, ano, na, daglay nila yung kakayahan, no, yung DNA. DNA na meron ang mga sinaunang Romano. Kaya naman sa Italia. Okay, at panghuli, nakukumpleto sa ating kulit ay ang tala ng mayayamang pamilya. Bukod sa nakikita niyo diyan ng Medici family. Ayan, pakitingnan nga yung larawan. Ayan, oh, kung makikita niyo, kahawig kami. Ayan, matchy-matchy kami ni Medici family. So, itong Medici collar na to, class, ay sinusuot ng mga noble or yung mayayamang pamilya. Yan, Medici collar. Yan, kung makikita nyo, ayun, no, ang asawa ni Cosimo de Medici ay nakaganitong kasuotan din. Yan. So, ano ba ang kinalaman ng Medici family sa pag-usbong ng Renaissance? Sila lang naman, class? Sila lang, ha? Sila lang naman po ang higit na naglaan ng kanilang yaman, no, para higit pang mapaunlad ang sining, literatura, panitikan at arkitektura. Sila ang nag-sponsor. Yan. So, natututo pa ba tayo? Okay? Nag-enjoy pa ba sa ating aralin? Okay, so salamat sa pagtuto, Francine De Leon, panalangin. Nadine Domingo Manabat. Ayan. So, listening and learning from thank you, Trisha Garcia. Ayan. So, hello, Cara, Eliza, at Christopher. Ayan. So, ulitin nga natin, ano nga yung ibig sabihin ng kulit? Sabayan niyo ako, ha? Type niyo sa comment section. Kalakalan, Universidad, letter L, lungsod estado, I, identidad or identity, at letter T, tala ng mayayamang pamilya. Okay, pakilagay sa comment section ang ibig sabihin ng kulit. Ayan. Ayan, thank you Vince Luan Roque. Ayan, inisa-isa talaga, inisa-isa ang kulit. Ayan, so thank you Katlea Soriano, Meryl Kate, Eliza May Comia, Francine De Leon, ayan, Raisa May Angeles. Thank you sa patuloy na pagtuto, class. So, ituloy natin. Ayan. Dahil sa mga dahilang iyan, umusbong sa Italy ang Renaissance, class, ay nagdulot ng makabago. Sabi nga, ang Renaissance, di ba, rebirth, muling pagkabuhay, no? Muling sumigla ang kanilang ekonomiya, muling nabuksan ang mga paaralan, willing umigting yung kanilang pagmamahal sa sining, sa literatura, panitikan at sa arkitektura. At dito nga sa pag-unlad nitong mga ito, nakilala natin ang ilan sa mga tao or tinatawag din silang mga humanismo, no? Sila, class, yung nanguna
nanguna sa pagtataguyod ng Renaissance na alam kong kilalang kilala nyo na at napag-aralan nyo na sa iba nyong subject areas. So, simulan natin. Sa larangan ng sining at panitikan, una ay si Francesco Petrarch, nakilala bilang ama ng humanismo. Okay? Siya ang pinaka gawa niya ay tinatawag nating songbook. Ayan. So, mahilig ba kayong kumanta? Ayan. So, pag narinig natin yung songbook, di ba, sa mga karaoke yan? Ayan. So, yan, matatandaan niyo si Francesco Petrarch sa kanyang gawa na tinatawag na songbook. Na ito ay isang koleksyon ng mga sunata na kanyang ginawa para sa kanyang minamahal na si Laura. Kayo ba, class, meron na ba kayong mga tula na ginawa para sa inyong mga minamahal? Yan, sige nga, palagay sa comment section. Okay, kalawa naman, no, ay si Giovanni Boccaccio na matalik na kaibigan ni Petrarch. Si Boccaccio naman, class, ay nakilala sa kanyang Akda na Decameron. Na yung ibig sabihin ay 10 nights. Yan. So ito naman ay koleksyon din ng 100 nakakatawang salaysay. So kayo ba, mahilig ba kayo sa mga nakakatawang salaysay? Yan. So hello, happy watching po from SDA Bulacan, Jalen Rose De Guzman. Ayan, Francine De Leon Panalangin, patuloy na nakatutok sa atin. Okay, sumunod naman, ayan, kilalang-kilalan nyo to, lalo na sa English subject nyo. Walang iba kundi si William Shakespeare. O, mas kilala siya bilang ang makata ng mga makata. At isa sa kanyang pinakatanyag na akda, walang iba kundi ang Romeo at Juliet. Na madalas, no, nagiging roleplay ito sa ating English English subject. Kaya nakapag-role na ba kayo? Nakapag-roleplay na ba kayo ng Romeo at Juliet? Pakilagay nga sa ating comment section. Ayan, so balikan natin. So isa pa dito, class, ay si Desiderius Erasmus. Kinilala naman siya bilang sa katawagang prinsipe ng mga humanista. Isa sa kanyang pinakakilalang akda ay ang tinatawag nating In Praise of Folly, na kung saan dito sa kanyang akda, makikita or mababasa niyo yung ilang hindi mabuting gawa ng mga pari at karaniwang tao na nagbukas sa isipan ng mga Italiano, gayon din ng buong mundo, no, sa kanyang akda, tungkol sa ilang mga hindi mabuting gawa. Ayan. Ayan, so patuloy na nakatutok sa atin, Katlea Soriano. Ayan, so si Cara Kalumpang, ayan, hindi pa daw siya. Hindi pa siya nag-roleplay tungkol sa Romeo at Juliet. Siguro ito yung na-miss nyo din, no, sa face-to-face natin, yung pag-roleplay. So, malay nyo, no, pag okay na, face-to-face na, makapag-roleplay kayo ng Romeo at Juliet. Okay, so next naman ay si Niccolo Machiavelli. No? Kilala siya bilang sa modern na panahon natin, no, kilala siya bilang founder of new science of politics, no. Yung mga akda niya more on sa politika, may kinalaman sa politika. So una, ang kanyang pinakakilalang akda ay ang The Prince, no, na may dalawang layunin, magbigay ng katwiran sa pamamaraan at wasto ang nilikha ng lakas ng ibig sabihin, class, na kung kailangan gamitan ng lahas, no, para sa ikaayos ng bansa o nasyon, yun ang kanyang prinsipyo ni Niccolo Machiavelli. Okay. So, ayan, patuloy na nakatutok sa atin, Caldea Soriano at Jessica Pascual. Hello, hello. Ayan, sabi ni Francine De Leon Panalangin, opo, nakakamiss po. Yes, nakakamiss nga naman talaga. So, hello sa bagong nakatutok sa atin, Ace Richard Glimalco. So, hello, hello. At panghuli, nakakompleto sa ating laranan ng sinin at panitikan, si Miguel de Cervantes. Kilala ang kanyang akda na Don Quixote de la Mancha, na kung saan ito'y tumutungkol or kumukot ya sa mga kalbalyero noong panahon ng
medieval. So kapag interesado kayo dito ano sa tungkol sa mga kabalyero, ayan, punta kayo or basahin niyo yung mga akda ni Miguel de Cervantes. Mahilig ba kayong magbasa ng mga akda? Ano, mga books? Mahilig ba kayo, mga aming minamahal na mag-aaral? Tingnan nga natin, sino mahilig magbasa? Ayan, so hello. Ayan, Marniel, Kyle, Lustre, Ramos, na patuloy na nakatutok sa atin. Kathleen Soriano, andyan pa rin. Ayan, opo, ayan. So, thank you, Katleya. So, mahilig magbasa si Katleya, si Raisa at si Quincy, ganyan din si Merit Kate. Ayan, madami tayong mga readers. Okay, tumungo naman tayo sa larangan ng pinta. O, mahilig ba kayong mag-drawing? Mahilig mag-paint? O anong uri man ng arts? So, kilalanin natin, walang iba. Okay, ang ating apat na Ninja Turtle, unahin na natin si Michael Angelo Buonarroti, kinilala bilang greatest sculptor of the Renaissance. So, ilan sa kanyang mga kilala, no? Ang David La Pietà, Creation to the Great Deluge sa Sistine Chapel. Ito yan. Yan, so yan. Yan ang kanyang mga kilalang akda ni Michelangelo. Or sa Italia, ang tawag yung class ay Michelangelo. Ayan. So, katulad ng sinabi kanina, no? Ayan, mahilig po ako sa art. So, si Katleya, Marinelle, at si Jessica. Ayan. Ikalawa naman ay si Leonardo da Vinci. Walang iba, syempre ang kilalang Mona Lisa and the Last Supper. Ano yung naaalala nyo kapag nabanggit si Mona Lisa, yung arts ni Mona Lisa? Pakilagay nga sa comment section. Ano naaalala nyo tungkol kay Mona Lisa, sa art ni Mona Lisa? Alagay na ginawa ni Leonardo. Okay, so Leonardo da Vinci. Si, di ba? Kapag nasabi yung art ng Mona Lisa, lagi naalala, walang kilay. Ayan. So napaka-tamang-tama talaga yung topic natin, no? Dahil art months ngayon, ayan, matatakil natin yung ilang mga arts ng kasaysayan. No? Hindi lang sila arts, pero naging bahagi sila ng ating kasaysayan. Ayan. Siyempre, si Rafael Santi, kinilala siya bilang perpektong pintor at ganap na pintor. Ilan sa pinakakilala niyang akda ay ang Sistine Madonna, Madonna and the Child. Ito yung larawan class. Ayan, Madonna and the Child. Ito naman yung Sistine Madonna. Ayan. So, bakit siya naging perpektong pintor? Kung mapapansin niyo sa larawan, yung symmetric, yung balance, no, ng kanyang paggawa ng paint, no? Tunay ngang kahanga-hanga. Napag-aralan nyo ba yan sa inyong MAPE class? Yung sa arts, yung balance, ayan. Okay, so, John Joshua, ayan, mahabol si John Joshua, wala pong kilay. Ganun din kay Quincy, ayan. So, thank you class. Okay, ayan. Tunay ngang kahanga-hanga ang ating mga Renaissance painter. Siyempre, ganyan din yung mga painter natin ngayon, di ba? Hindi lang si, kahit may mga kapansanan man, pero hindi ito naging hadlang sa kanila para yung kanilang kagustuhang makapagpinta. Okay, sa larangan ng agham, ano sa English class ang agham? Baka ilagay nga sa comment section, ano ang English ng agham? Okay, habang nagsasagot kayo, so kilalanin natin si Nicolas Copernicus, kilala siya sa kanyang teoryang heliocentric. Ayon sa kanyang teorya, umiikot ang daigdig sa axis nito at ang mga planeta ay umiikot sa paligid ng araw. Which is, tama naman talaga. Okay? So, ayan, science po. Thank you. Ariza, Altea, ayan, Philip, Meryl Kay, sorry. So, John Joshua, ayan, science po ang English ng agham. Very good. Okay, so next naman si Galileo Galilei. Siyempre, ang pinaka-naka-imbento no, ng ating teleskopyo na nakatulong sa pag-unlad pa at higit na pagkaunawa tungkol sa ating mga heavenly bodies or yung sa mga stars. Ayan, so si Galileo Galilei class.
At ang panghuli na kukumpleto sa ating larangan ng agham ay si Isaac Newton. Nakikilala po ba si Isaac Newton? Okay. Tiyak na pag-aralan niyo na sa ibang subject. No? So ano yung natatandaan niyo tungkol kay Isaac Newton? Anyone? Ano yung natatandaan niyo kay Isaac Newton? So sige, habang nagsasagot kayo, ito yung ilan sa kanya tungkol sa universal gravitation. Ayon nga sa kanya, no? Ang bawat planeta ay may kaniya-kanyang lakas ng gravitasyon. Ito din ang nagpapaliwanag kung bakit bumabalik sa lupa na ang isang bagay na inihagis pataas. So yun daw tinatawag na universal gravitation. At yung universal gravitation na din ngayon, yun yung nagpapanatili sa mga planeta kung bakit hanggang ngayon nananatili sila sa kanilang posisyon, hindi sila bumabagsak. Ayan, no? Okay, so tingnan ko nga, ano yung natatandaan nyo kay Isaac? Ayan, very good. Ang law of motion, ang nakatuklas po ng gravity kay John Joshua, kay Yeshua, motion, law of motion, kay Quincy at kay Meryl. Very good. Nakikinig mabuti kay science teacher. Okay. Ayan. Siyempre, halos puro yung kalalakihan yung ating pinag-usapan. Tumungo naman tayo. Ano naman ang naging gampani ng mga kababaihan sa panahon ng Renaissance? So, hilalani natin ang ilan dito ay si Esota Nagorola, no, sa kanyang natatanging husay sa pagsulat ng Dialogue on Adam and Eve. Ayan, Orasyon on the Life of Saint Jerome, no, sa pag-unawa sa mga isyong theological, or pag sinabi natin theological, ito yung may kinalangan man sa tungkol sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ayan, diba? Ayan, girl power naman tayo, diba? Ayan, so ayan pa si Kalea, ayan Mariel, Francine at Jessica. Hello? Pangalawa ay si Laura Cereta, mula sa Brasilia. Kung saan, ayan, ito pa isang woman empowerment, no? Nagsulong ng isang makabuluhang pagtatanggol sa pag-aaral ng humanistiko para sa kababaihan. No? So, kung maalala nyo, ilang kababaihan sa Malolos yung nagsulong din, no? Para makapag-aral sila ng wikang Kastila. Sige nga, naaalala ba? Ilang kababaihan sa Malolos ang sumulat para makapag-aral ng wikang Kastila. So, balikan ko kayo dyan. Ilan pa sa ating kababaihan na namamagaling magsulat ng tula? Ayan, si Victoria Colonna, Veronica Franco. At pagdating naman sa larangan ng pagpipinta, okay, pagpipinta, andyan po si Sofonisba Anguissola, na kung saan nakilala sa kanyang mga self-portrait. Okay, ito yung kanyang self-portrait. So, hello. Ayan. So, Quincy, Marniel, na natutok sa atin. Carla Joy, hello. Mula sa Marcelo H. Del Pilar National High School, SPJ, Locsin. So, ayan. Hello, Eliza May Camia. Ayan. So, okay ba? Natututo pa ba tayo? Okay, very good. So, yan naman ang ating gusto. Okay, at last one sa ating kababaihan ay si Artemisis Gentiles. Ayan. Na kung saan nagpinta siya ng tinatawag na si Judith and her maid servant with the head of Holofernes at ang kanyang self-portrait as the allergy of painting. So, tunay nga no na ang arts no ay walang kinikilala kung ikaw ba man ay babae or lalaki hanggat meron kang kakayahan, ipakita ang iyong kagalingan. Okay. So, yan class ang mga tao, no, nakilalang tao sa panahon ng Renaissance. Sa kanilang pagkilala sa daigdig, no, ito'y nagdulot ng iba't ibang bunga. So, una, pinagyaman nito ang kabihasan ng daigdig. Pangalawa, nagbunga ng kahanga-hangang likha ng sining at panitika na naging bahagi ng hindi matutumbas ang pamana sa sangkatauhan. Ayan, yes po, opo. Ayan, mahilig pa rin sila sa arts. Okay. Katlo, nagbigay daan sa intellectual revolution ang pag-usisa at hilig sa kaisipang klasikal. Ginising ang nahihimbing na isip ng tao upang baguhin ang maling paniniwala at pamahiin noong panahon ng medieval period. Ikalima, nas lalo pang lumawak ang kaalaman sa daigdig, nagbigay sigla sa eksplorador na tumutulas ng bagong lupain
na naging dahilan ng class ng ating aralin na kolonyalismo at imperialismo. Ito din ay bunga ng Renaissance. Okay? Nagkabuklod-buklod ang mga bansa. Humina ang kapangyarihan ng Papa at Maharlika. Naalala po ang mga Papa at Maharlika sa gitnang panahon. So, humina ang kanilang kapangyarihan. Na at panghuli, namulat sa bagong kaisipan at nagbigay daan sa Revolusyong Protestante or Reformation ang Renaissance. Ayan, natuto ba tayo? Kung gayon, subukan ko nga kung natandaan ang ilan ating aralin. So, meron tayo ditong pair matching game. Ayan, mahilig ba kayo sa pair matching? So, larawan ko, emoji ko. Pero dahil hirap tayong maglagay ng emoji sa ating comment section, ayan. Okay, so, ang gagawin na lang natin, isulat sa comment section, aklat, kung ang larawan or yung taong ipapakita ko ay tungkol sa larangan ng sining at panitikan, paintbrush naman kung sa pinta, at araw naman kung ito ay nasa larangan ng agham. Handa na ba kayo, mga tutor or mga tuti natin? Handa na ba? Okay, so, yan, hello, Tutor Leo. Welcome back hello. Sa ating activity. Yes, ayan, so, ready? When, ayan, pwede rin yung scan, no? Kung gusto nyo mag-online, pwede din yan. Ayan. So, number one, saang larangan nakilala natin si Isaac Newton? Araw, aklat, o paintbrush? Pakilagay nga sa comment section. So, si Isaac Newton yung sa universal gravitation. So, okay. Ayan, may nakikita na akong sagot. Ayan. So, thank you sa pagsagot, Yeshua, Marniel, John Joshua, walang iba kundi ang sa larangan ng agham, kaya araw. Ayan, very good. Next. Yeah, yes po, tutor. Okay po. So, pangalawa naman ay si William Shakespeare. Ayan, ang kanyang napakahusay na akdang Romeo at Juliet. Ayan. So, saan nga siyang larangan? Pakilagay nga sa ating comment section. So, hello, Vince Luan Roque from SPJ Locsin from A3, si Yeshua. So, ayan, marami na akong nakikitang kasagutan. So, tama ba ang inyong sagot? Tingnan natin. Ayan, tama! Si William Shakespeare ay sa larangan ng sining at panitikan. Aklat ang tamang sagot. Okay, pangatlo. Ayan. Medyo nag-skip. O, sige, pang-apat na tayo. Okay, mula. Okay, si Francesco Petrarch. Saan ba larangan siya? Kung maalala nyo, ang akda niya ay songbook. Ayan, so saan kayang larangan? Ayan. Mula sa, ayan, si Jessica Pascual. Ang kanyang sagot ay aklat. Ayan, kay Meritiel Pascual, aklat. So, tama kaya yung aklat? Para sa number 4 kay Francesco Petrar. Okay, very good. Aklat. Siya ay sa larangan ng sining at panitikan. At bilang panghuli, ayan, alam kong kilalang kilala niyo siya. Ayan. Siya lang naman ang may gawa ng mga may pangalang Madonna. Ayan, si Madonna and the Child. Ayan. So, tingnan ko nga. Saan larangan si Rafael Santi, ayan. Thank you, Mary Kate. Ayan. So, si Jessica Pascual, paintbrush po. Vince Luan Roque, paintbrush. Tama ba ang paintbrush? Mahabol pa si Jessica. Ayan, Pascual. Jessica Pascual, paintbrush. Tama ba ang paintbrush? Tama. Tumpak. Napakahusay nyo. Ayan. So, medyo nagka-problema lang tayo sa ating PowerPoint. Ayan. So, paumanhin. Ayan. So, very good kayong lahat, no? Paintbrush ang inyong kasagutan. So, nag-enjoy po ba tayo sa ating activity? At syempre, natuto ba tayo? Okay. Okay. At bilang panghuli, Tutor Leo,
So, wow, napakahusay ng ating mga tutis, tutoro na talagang nasagutan nila ang mga binigay mong katanungan at makikita mo talaga na habang ikaw ay nag-discuss, talagang nakikinig at nakikinig sila. Mga tutis, bago namin tapusin ni Tutor Rona, tatandaan nyo saan mong bahagi ng mundo, lagi ipagmalaki na kayo ay Pilipino. Tutor Rona? At lagi yung tandaan, no? Sabi ko nga, patuloy tayo na, ayan, itong iwanan ko sa inyo, magmasid, magsaliksik at matuto sa ating kasaysayan. Paalam, class! Paalam, Chutis! Thank you! Kasunod namin ay ang Araling Panlipunan 9 Economics kung saan kasama natin si Tutor Leonard at Tutor Carl. Salamat!